Good morning mga kasuki. This is MJ Bernardo, ang inyong fishball vendor na ngayon ay siman na. Ayun nga, magandang umaga sa inyong lahat. Tayo ay kakatapos lang mamalengke. So, after mamalengke, ako ay naglinis sa labas dahil napakaraming dumi. Ang daming bote na nakakalat sa mga nag-iinuman at mga bumili kagabi. So, kailangan ko linisan yung business area ko kasi para malinis at maganda sa paningin ng mga customer. Yan ang unang-unang priority natin. Kalinisan. Kasi pag malinis ang iyong itinitinda, ang iyong paligid, at mismong nagtitinda ay malinis din, maraming bibili sa'yo at uulit-ulit sila sa'yo bumili. Kasi alam nila, safe ang kanilang kinakain. Malinis. So yun na nga, kailangan natin linisan. Maraming upo sa mga sigarilyo, maraming balat ng mga candy, ang mga nasa lapag. So kailangan natin walisin yan. So ayan, nakikita nyo, ang daming balat ng chichirya. Hindi naman ako nagtitinda ng sari-sari store, pero napakaraming balat ng chichirya. Ewan ko ba bakit? At mayroon ding mga upo sa sigarilyo at mga stick. Ayan, binibenta ko talaga yan mga yan. Kasi tayo nagpa-fishball, so karangan may mga stick na ginagamit. At yung sigarilyo, upos yan ang sigarilyo ng mga nag-yossi. So hindi marunong magtapon. So kung marunong ka magbisyo, dapat marunong ka rin magtapon. Be responsible ka nga. Ayun, so lahat ng mga basura ilalagay natin sa isang sako para pag dumating yung basura, isang hakutan na lang. Ayan, so napakarami nating winalist dyan. At yung dalawang timba na basurahan natin. So, kailangan natin din ilagay sa isang sako. By the way, lahat yan ay mga hindi nabubulok. So, kailangan pagsama-samayan natin yung mga hindi nabubulok at nabubulok. So, lahat naman ng mga nasa sako na yan ay hindi nabubulok. So, walang reason para hindi tayo or masita tayo ng ating barangay. So yun na nga, kailangan panatilihing malinis ang ating business area. Then after that, after kung walisan ang area na to, so mamaya babalawan natin yung sahig ng tubig. So until doon sa pangalawang area or bahay na katabi natin, winawalisan ko din yan. So yun na nga, ayan, binuhusan na natin ng tubig para hindi langawin kasi marami dyang mga tulo ng sauce, mga mantika. So yun yung nagkukos kung bakit nilalangaw ang ating kapaligiran. So kailangan malinis yan, lagyan nyo ng tubig as much as possible. Kung meron kayo at nakakaluwag-luwag kayo, lagyan nyo ng powder para mabango. Surf powder, Thai powder, baka naman. So yun na nga, binuhusan na natin tubig. Then after that, nalinisan na natin yung ating kapaligiran. Linisan natin yung food cart dahil yan yung paglalagyan natin ng pagkain. So isa yan sa mga dapat malinis or dapat linisan ng ating mga fishball vendor kung kayo ay may mga cart. Kasi pag madumi ang inyong area, nakikita yun ang customer. So pwede silang mandiri or pwede silang hindi na bumili sa'yo next time. So ito yung mga ginagamit ko araw-araw, yung stick, yung baso, yung plastic. So kailangan natin i-arrange yan at para hindi magulo at para maayos din tignan. Lahat dapat ay organized. So yung lagayan natin ng mga gunting, tongs, strainer. So nilalagyan ko lang siya ng plastic para itali doon sa baba. At the same time, habang nag-aayos ako ng mga gamit, nagpapakuluno na rin ako ng kwek-kwek para in the same time, hindi tayo waste of time. So, may nag-request nga sa ating vlog na nanonood, ano daw yung ginamit ko na materials dun sa paggawa ng bubong. So, ito lamang ay simple na tolda. Ito yung ginagamit ng mga tricycle driver sa pambalot ng kanilang mga upuan. Yun na lang din ang ginamit ko. So, makakabili kayo nyo yun. Ewan ko lang kasi dati ang bili ko yan is 180 per yard. So, ewan ko lang ngayon. Matagal na rin yan kasi after 4 years buhay pa. So, matibay naman. So, gumamit din kami ng angle bar at saka ng, ewan ko tawag dyan, bull bar ba yan? Winelding yan ng tatay ko. Tapos, ni-rebits niya and at the same time, tinakar niya dun sa mga gilid para dumikit. So, yun na nga. Ito yung siomay, pork siomay na tinitinda natin. So, binibili ko lang yan sa market. Kung kayo ay nagbi-business at alam niyo naman gumawa ng siomay, pwede niyo namang gawa ng paraan para mas makatipid kayo at mas kumita kayo. Pero ako, wala na kasi akong time kaya binibili ko na lang. Ito yung toge. So, ginisa ko na yan at malinis na rin
inyong kamay ko at nakapaghugas na. Huwag nyo na akong i-bash. So, ayun yung toge. Ang sahog niyan ay street foods din. Hindi ko na siya nilalagyan ng ibang ingredients pa. Kung ano yung mga ingredients na meron ako, yun na lang yung nilalagay ko. Like street food. So, masarap naman siya. So, mura lang din ang benta ko niyan. 25 tatlong piraso. So, ayun na nga, nabalot na natin lahat at ready to cook na siya. So, kailangan pag magpiprito kayo nito ay mainit yung mantika para hindi naman maging labsak or malambot yung pagkaluto. So, yun na nga, kailangan natin iprito yan ng maayos hanggang sa mag-golden brown at pwede na nating i-benta. So, yun na nga, ito yung makikita niyo. Malapit na siya mag-golden brown. Ayan. So, i-display na natin ang ating toge or... yan nga, ginisang gulay. So, after yung iprito yan, tatlong piraso sa isang baso at i-display sa estante. So, yon. So, kailangan yung display nyo ay maganda din para kaaya-aya sa mata ng mga customer. Kasi, pag hindi maganda ang inyong display, syempre hindi ma-attack yung mga customer. Ito yung kikem natin. May kikem small tayo na 5 pieces, 15 piraso. 5 pieces, 15 pesos, and 25 pesos naman yung malaki, 4 pieces. So, kailangan maayos yung ating display sa estante para kaaya-aya. Ito yung squid ball and chicken ball natin. 15 din isang tuhog yan, 5 pieces each. So, medyo mahal na ngayon talaga ang bilihin sa palengke. So, kaya tayo ay nag-increase na rin ng ating price. So, yun nga sinasabi sa inyo, kailangan maayos ang ating display sa estante. Maayos para kaaya-aya. So, paulit-ulit ako, no? So, yun ah. Ito, kailangan din natin magtinda ng hotdog para may choices naman sila. Hindi lang puro fishball, chicken ball, kikyam. Mayroon din tayong fried tofu na pang malakasan namin na napakasarap talaga. Yan po yung kapag titiktok ang ganyan. Nalita po. Babalat po siya ng itlog. Ganda, diba? Kuya pa, ano yan eh? Ano? Magluluto yan. Oo, ako magluluto. So, sila yung kasama ko araw-araw. Yung pangalawa kong kapatid na babae at saka yung bunso kong kapatid na babae. Sila yung kasama ko araw-araw na gumagawa ng paninda. So, sila yung katuwang ko sa ating pagninegosyo. Kung wala sila, wala rin itong mga street foods na ito. Malaking tulong yung ginagawa nila araw-araw sa aming business. Kasi yung tiwala at yung tulong nila ang kailangan na kailangan. Yung pagiging team ninyo, teamwork ka nga sa negosyo. So, ito yung makikita nyo. Mayroon na kami mga order. So, halo-halo na natin niluluto yan. Okay naman yan. So, kailangan yung mantika nyo. Lagi malinis. So, ito yung paligid ng aming food cart pag medyo busy na. So, ito yung ating kapatid. Ayan. Na nagluluto. Bunso kong kapatid. So, pag may pasok na at wala na ako, nasa barko, yung kapatid ko na lang ang gumagalaw. So, mag-isa lang siya. So, minsan hindi niya na kaya. Ito yung mga kasuki natin na talaga namang loyal hanggang ngayon ay kumakain pa rin. So, yun lang mga guys ang ating vlog na ito. So, thank you very much. See you to my next vlog. Bye!